Pinag-aralan ni Valentino ang disenyo ng fashion mula bata pa. Nakinukumpleto ang kanyang formal na pagsasanay sa Paris at nagsisimula ng kanyang sariling linya sa Roma noong 1959. Noong kalagitnaan ng 1960, si Valentino ay isang paboritong taga-disenyo ng mga babae sa buong mundo. Kasama na si Jacqueline Kennedy, kabilang sa kanyang mga lakda ay isang partikular na lilim ng tela na kilala bilang Valentino Red. Ang taga-disenyo ng fashion na si Valentino Clemente Ludovico Garavani ay isinilang noong May 11, 1932 sa Voghera, Lombardy, Italia. Nagsimula siyang magtrabaho sa industriya ng fashion sa isang murang edad. Nag-aaral sa ilalim ng mga lokal na taga-disenyo kasama ang kanyang tiyahin na si Rosa. Ang kanyang formal na pagsasanay ay naganap sa Paris. Nakuha ni Valentino ang kanyang professional na simula bilang isang baguhan na nagtatrabaho sa mga salon ni Jean Desses at Gay LaRoche. Iniwan ni Valentino ang Paris noong 1959 upang magbukas ng isang fashion house sa Roma. Ginaya niya ang kanyang negosyo sa mga engrandeng bahay na nakita niya sa Paris. Sa kanyang maagang palabas, mabilis na nakilala ni Valentino ang kanyang mga pulang damit. Sa isang lilim na naging malawak, nakilala bilang Valentino Red. Noong 1960, nakilala ni Valentino si Giancarlo Giametti sa Roma. Si Giametti, isang estudyante sa arkitektura, ay mabilis na naging kapareha ni Valentino. Parehong professional at romantiko. Binuo ng Paris ang Valentino Spa sa isang kilalang international na tatak. Ang international debut ni Valentino ay naganap noong 1962 sa Pitti Palace sa Florence. Ang palabas ay nagpapatibay sa reputasyon ng taga-disenyo. At nakakuha ng atensyon ng mga social at aristokratikong kababaihan mula sa buong mundo. Sa loob ng ilang taon, ang mga disenyo ni Valentino ay isinaalang-alang ang tuktok ng Italian couture. Noong 1967, natanggap niya ang prestigyosong Neiman Marcus Fashion Award. Kasama sa listahan ng kanyang kliyente, ang Begum Aga Khan, Queen Paula ng Belgium, at mga bituin sa pelikula na sina Elizabeth Taylor at Audrey Hepburn. Kabilang sa pinakatanyag na kliyente ni Valentino ay si Jacqueline Kennedy. Si Kennedy ay nabuo ng isang interes sa gawain ng taga-disenyo. Matapos ang paghahanga sa mga kaibigan sa maraming mga ensemble ng Valentino, noong 1964, nag-order si Kennedy ng 6 na damit
na itim at puti na isinusuot niya noong isang taon. Kasunod ng pagpatay sa kanyang asawa, si Pangulong John F. Kennedy. Siya ay mananatiling isang kaibigan at isang kliyente mula sa puntong iyon na naglilink sa pangalan ng Valentino sa kanyang sariling iconic na katayuan sa mundo ng fashion. Idinisenyo din ni Valentino ang gamit na isinusuot ni Kennedy. Nang pakasalan niya ang magnate sa pagpapadala sa Griego na si Aristotle Onassis noong 1968. Habang pinapanatili ang matibay na ugnayan sa Florence at Rome, ginugol ni Valentino ang halos 1970s sa New York. Bilang karagdagan sa kanyang pagkakaibigan kay Kennedy, naging matalik na kaibigan niya ang mga artista tulad ni Andy Warhol. Sa kurso ng kanyang karera, ang mga pangunahing linya ni Valentino ay sina Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma, at Red Valentino. Si Valentino at Giametti ay nagpapanatili ng mga tahanan sa mundo, kabilang ang mga villa sa Espanya, Pransya, at Switzerland. Ang mga bahay na ito ay puno ng sining na masigasig nilang kinokolekta. Si Valentino ay may isang hilig sa mga aso, partikular na ang mga bug, na kung saan nagmamay-ari siya ng marami. Noong 1998, ipinagbili ni na Valentino at Giametti ang kanilang kumpanya nung humigit kumulang sa $300 million. Noong 2002, ibinenta ng HDP ang tatak ng Valentino sa Marzotto Apparel. Nananatiling aktibong kasangkot sa kumpanya sa buong mga pagbabagong ito sa pagmamay-ari. Noong 2007, inihayag ni Valentino na gagawin niya ang kanyang huling haute couture show sa Enero ng susunod na taon.